Hallelujah. So ngayon po ay pag-usapan natin ang huling sulat ni Pablo, ang ikatlong Juan. Ay, sorry po, ni John, sorry. Sanay tayo kay Pablo. Praise God. Third John. At para mas maintindihan natin ang nilalaman ng sulat na ito, balikan natin. Ang unang Juan na sulat ni John, no, yung unang bahagi nito ay tumutukoy sa ating fellowship with God, yung ating relationship, no, yung tinatawag nating signs, evidences of a true believer in Christ. At ikalawa naman, yung ikalawang sulat naman ay tumutukoy sa kung paano natin poprotektahan ang ating simbahan mula sa mga kaaway, mula sa mga anti-Kristo, mula sa mga false teachers, no, false prophet, no, na gusto lang nilang linlangin tayo at pagwatak-watakin. And then number three, ngayon ang pag-uusapan natin is our fellowship with those who proclaim the truth. Paano natin pakikitunguhan yung mga Kristiyano, misyonero, yung mga kapatid natin, hindi man kasama sa simbahan, na nagpapahayag ng mabuting balita. How are we going to treat our brothers and sisters? At kasama rin dito sa sulat na ito ni John, kung paano isasaayos ang mga internal problem ng simbahan. Okay? So nakita natin on chapter, yung ikalawang buwan na sulat, ay tumutukoy ito sa kalaban ng simbahan, no? Sa espiritu ng Antikristo na nagkakalat ng mga maling katuruan, no, nagpapahayag ng ibang mabuting balita na hindi ayon sa salita ng Diyos. So right now, brothers and sisters, let us study the Word of God. Huwag niyong kalilimutan, Panginoon, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo'y tinawag ni Lord, tayo ay kanyang tinuring na mga anak. At tayo, pag pinagsama tayo, pag pinag-ugnay-ugnay tayo, once we are connected, kapatid, we become the church. No? Kung si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. Tayo ang kanyang katawan na magsasagawa ng kanyang kalooban dito sa lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tingnan natin ang ikatlong one, mga kapatid. Praise the Lord. Lagi tayong maging tapat. Sabi ng 3 John chapter 1 verse 1, mula sa matanda. So nakita niyo po itong title na ito doon sa 2 John, no? Na tumutukoy ay elder, hindi matanda. Okay, hindi lang yung maputi ang buhok. And then sino ang sinulatan sa ikatlong sulat? Ito ay kay Gayo, na pinakamamahal kong kaibigan, Gaius sa Ingles. Okay? So, in-address niya ito kay Gaius. Maaring si Gaius ay isang leader sa gawain ng Panginoon. At binigyan niya ng instruction si Gaius sa mga mahalagang bagay patungkol sa Diyos at sa mabuting balita. Okay? So, wala pong pangalan si John sa sulat na ito, pero makikita pa rin natin ang relasyon nito sa unang Juan at ikalawang Juan, no? Ibig sabihin, sa mga mensahe pa lang, makikita nyo na yung estilo, yung mensahe binigay ng Diyos kay Juan. That's why the third John is credited to John the Beloved, no? Maaring ito'y sinulat niya nung siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Okay? He is in his last days. No, ito yung mga huling araw niya sa mundong ito. 3 John chapter 1 verse 2, tuloy natin. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. No? So dalangin ko sa inyo yung inyong mabuting kalusugan, kung paano kayo pinagpapala physically, nawa
sabi nga natin, pagpalain din tayo spiritually, though baliktad po ito, no? Ibig sabihin, as we prosper spiritually, so we will experience good health. So tuloy natin, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Okay? So, pagpalain tayo, paunlarin tayo ng Panginoon. This is a greeting. Ito isang pagbating panimula para sa isang kaibigan. Nilalaman nito ang desire ni John para sa kabutihan ni Gaius at ng gawain ng Panginoon. Tuloy natin, mga kapatid. Sa Tagalog, sabi dito, mahal kong Gayo, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Minsan nakakalungkot that some people are misinterpreting 3 John chapter 1 verse 2 by magnifying the word prosperity, that you will prosper. No? Hindi si Brother Prosper na ating kapatid, namimisa natin yan. Ano ibig sabihin nito? Na maging mabuti ang kalagayan mo at malusog ang pangangatawan, no? Masyado nilang binibigyan ng diin yung prosper. Ibig sabihin, payamanin ka ni Lord. Mga kapatid, hindi lang po ang kayamanan natin ay hindi lang po sa ginto at pilak sa pera. Pagkat sabi nga natin, unang-una, mayaman tayo sa pag-ibig ng Diyos. No? Mayaman tayo sa pag-ibig ng ating mahal sa buhay. At tunay nga, mayaman tayo sa pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa karangalan ng Diyos. We all know that provisions, financial provisions, are things needed to accomplish our great commission. Libre ang kalikasan, magastos ang maglapit ng kaluluwa umabot sa kanila. Yes, brothers and sisters, no, tunay nga, kailangan natin ng provision for everything para tumakbo ang simbahan, no, yung ating rental sa lupa at yung mga pangangailangan ng ating mga manggagawa at maging ng ating magiging pastors in the future. Dalangin natin na full-time sila na maglilingkod, and they will be provided by God through us, the church, through you, through me, na sa pagtutulungan natin ay mapupunan ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Hallelujah. So ulitin ko, mga kapatid, huwag na huwag pipigil, hahadlang sa atin na maisagawa ang kalooban ng Diyos. No? Huwag ho tayong mag-focus sa kayamanan, sapagkat ang kayamanan ay hindi para ipunin, no, kundi gamitin para matupad ang kalooban ng Diyos. The only way, the only reason na mag-iipon tayo ng kayamanan, hindi dito sa bangko, hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Sapagkat dito sa lupa, nalulugi ang mga bangko, nalulugi ang mga businesses, at may mga magnanakaw. So mga kapatid, to secure our heavenly wealth, no, doon mo i-deposito yan sa langit. And I tell you, mabilis ang gain yan, mabilis ang return of investment, mga kapatid, which is not, hindi to money market, no, ang pinag-uusapan natin is God's will, yung kalooban ng Diyos, that every time you do the will of God, nag-iipong ka sa langit ng kayamanan. Tuloy natin. Kaya mga kapatid, ulitin ko, do not put so much emphasis. Kasabi, parang lumalabas tuloy dito that if you prosper spiritually, you will also prosper financially. Wala pong ganyan dito. Ang nakalagay lamang dito, maging mabuti ang kalagayan at malusog ang pangangatawan mo, katulad din ng paglago mo spiritually. Okay? Kaya nga ngayon, may mga naliligaw na simbahan. Salip na si Kristong itaas dito kayo sa amin. Maraming, hindi kayo mamroblema
pagpapalain kayo, payayamanin ka, gagawin ka milyonaryo, nako. Ganyan-ganyan ang ginawa ng kaaway sa Matthew chapter 4, kung paano niya tinukso ang Panginoon sa Kristo. Tinukso niya ang Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng pag-atake niya sa needs, sapagkat nagugutom ang Panginoon, nag-fasting siya. Number 2, pinagmalaki niya yung kayamanan at yung katanyagan. No, sabi niya, ibibigay ko sa iyo yan, but the Lord said, no, ang ginamit ng Panginoon ay ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako. Kaya po ang diablo ay nalupig at lumaya. Sabi nga ni Pedro, mga kapatid, no, submit to God. Submit tayo. And then resist the devil. Wala, mga kapatid, you cannot resist the devil if the devil knows that you are under his authority, his power. Ang ibig sabihin, kung namumuhay tayo sa kasalanan, sa tanikala ng bisyo, then hindi natin kakayanin, no, na malupig ang kaaway. Maliban na isuko mong sarili mo sa Panginoon, suko natin sa Panginoon, then what will happen? Then God will take over. Satan has no authority over you, over me, and over your all members of the family. Wala siyang karapatan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang kayamanan, mga kapatid. Kaya lang siya nagkakaroon sapagkat ninanakaw niya ang dapat ay nasa mga anak ng Diyos. As we disobey God to go and preach the gospel, kaya nga pag hindi natin sinusunod ang Diyos, sinusuko natin yung blessing na nakaakibat sa mga sumusunod at nagtatapat sa ating Diyos. Hallelujah. Tuloy natin. 3 John verse 3. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. No, masaya si John patungkol kay Gaius. Unang-una, sabi nga, based on the testimony ng ibang mga kapatiran na nakarating sa lugar nila Gaius sa kanilang gawain doon at ibalita sa kanya ang pagiging tapat ni Gaius, not only in words but also sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, andun ang galak namin pag nakikita namin kayo natutulungan kayo ng gawain ito. Mas malaki ang kagalakan namin mga kapatid kapag nakikita namin lumalago kayo at sinusundan nyo ang mabuting halimbawa na aming ibinibigay. Mga kapatid, hallelujah, nais namin, katulad namin, naglilingkod kayo ng tapat. Ibinibigay ang lahat-lahat, isinusuko ang lahat-lahat upang matupad ang layunin ng Diyos sa ating iglesia, ang maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng dako at gawing alagad ni Kristo ang lahat. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga natin, hindi lamang po tayo dapat naniniwala, dapat meron din tayong pag-ibig, no? Yan ang sabi ng Panginoon. Ito sabi ni John, no? Ito yung utos ng Panginoon, magmahalan kayo bilang mga kakapatid. At masaya sila, yung mga missionary sa ito, na binalita kay John ang naging treatment sa kanila. At nakita rin nila ang pamumuhay nila Gaius. Kaya sabi dito, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Amen. Kaya sabi dito, maging tapat ka sa Diyos sa kanyang katotohanan. I have no greater joy than this, to hear about my children walking in truth. Gusto kong makita ko kayo na lumalakad sa katotohanan. Gusto kong makita kayo nagpupursige na humayo at magpayag ng mabuting balita. Gusto kong makita kayo nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa para sa karangalan at kapurihan ng ating Diyos. At higit sa lahat, maging tapat tayo sa ating pagkatawag bilang isang iglesia at magampanan natin ang lahat sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya lumakad ka sa katotohanan. Patuloy kang lumakad. Patuloy, magpatuloy ka kapatid. Ilagay nyo diyan sa comment section, magpatuloy sa pananalig. No? Hindi lang pang nandiyan si pastor, kundi
kahit wala, sapagkat si Lord lagi nakatingin, laging nakabantay sa atin. It is that hindi niya tayo binabantayan kasi wala tayong tiwala. Binabantayan niya tayo sapagkat yun ang kanyang pangako. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, kung tayo na kay Kristo, makikita natin ang kalooban ng Diyos at makikita rin natin ang mga bagay na dapat nating iwasan, talikuran at layuan para kapangyarihan at karangalan ng ating Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Tuloy natin. Verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Sana mga kapatid, hindi lang kayo tapat dahil sa inyong magulang. Hindi lang kayo tapat sa pananampalataya dahil sa inyong asawa, sa inyong kapatid, sa inyong pamilya. Nawa maging tapat tayo kay Kristo. No, maging tapat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo sa mga tinuturo ng salita ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo, walang kapamakan at walang batas laban sa pamumuhay ng tapat ng isang Kristiyano. Hallelujah! Verse 5, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit di mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Yes! Hallelujah! Totoo po yan, mga kapatid. Kahit sino pa yan. But sabi nga natin, never forget, huwag niyo kakalimutan ang chapter, ang ikalawang 1 na nagpapaalala sa atin na may mga nagpapanggap, may mga false teachers na umaali-aligid at naghahanap ng malilin lang. Kaya kapatid, hindi ko sinasabi na pagdudahan natin ang lahat ng mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano na nakikilala natin. Ang ibig ko lang sabihin, kay ingat tayo. No, madidisen nyo yan. Number one, you have the Holy Spirit. Malalaman nyo ang totoo sa huwad o false. No? Kalawa, dahil sa Holy Spirit, madidisen nyo yung mga salita kung may tama o may mali. Okay, hindi tayo basa-basa makikinig. Oy, may nagtuturo ng Bible, kapatid, kalat ngayon, oo, libre ang Bible study sa internet, sa online. Pero marami dyan, meron dyang iilan na nagtuturo ng kamalian. No? Nagtuturo ng kamalian. Maling turo at maling ebanghelyo at maling Kristo. Kaya kapatid, hindi porke gumagamit. Even yung ibang religion, gumagamit sila ng Bible. Pero hindi naman nila binabasa. Dinadala nila ang Bible para siraan ang simbahan ng Panginoon, ang gawain at maging ang ating pananalig kay Kristo. Kaya nga sabi nga natin dito, ang sabi dito, hallelujah, maging tapat tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pagtulong sa ating mga kapatid sa layunin natin sa ikalalaganap ng mabuting balita. Verse 6, nagpatotoo sila sa iglesia rin eh tungkol sa inyong pag-ibig. Wow! At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sa mga kapatid natin sa Masbate, naniniwala ako na may layunin ng Diyos sa inyo. Hindi lamang kayo laging pakakainin ng gawain ng JOP, kundi darating din ang panahon na kayo rin ay magpapakain at mangangalaga ng kaluluwa katulad ng aming pagmamahal at pangangalaga sa inyo. Masaya kami na makita kayong ahayo kasama namin sa Bisaya at dalangin namin na gawin nyo ito hindi lang dahil kasama kami, kundi gagawin nyo ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo sa gawain natin sa Masbate at sa ating pagkatawag at pagmamahal sa Panginoon. At sabi dito, lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. Kaya nga ho mga kapatid, matagal pa ho ang ating misyon, July. Lilinawin ko lang po mga kapatid, minove po natin yung ating misyon ng from April hang dinala natin ng July. Bakit daw po? Unang-una, sa kasalukuyan ay may pasok pa po ang mga mag-aaral. So nagbago yung simula ng klase, kaya ang katapusan ng school year sa halip na April ay July. So,
para makasama rin natin yung iba natin mga kabataan at para makasama rin natin yung mga kabataan sa Leyte. Mas maganda na bakasyon, walang pasok, upang kahit araw-araw ay mabahagi na natin sila ng salita ng Diyos. At makasama nila sa natin sila sa fellowship at makasama natin sila upang sumamba at magpuri sa Diyos sa buhay. So mga kapatid, ulitin ko, minub natin ang ating misyon sa Leyte sa bakasyon ng mga bata ng eskwela. Okay, sa July po ito. Kaya sa mga kapatid natin, meron pa kayong time para mag-ipon sa pagsama nyo sa Masbate. Meron pa kayong time maghanda. Hallelujah. So praise God, lalo na kayo mga kapatid natin sa Masbate. Mga kapatid, magalak tayo sapagkat meron tayong pagkakataon na humayo sa Bisaya. At kululoobin ni Lord, ituloy nyo na hanggang Mindanao. Hindi lang ng pagkasama kami. Dalangin ko, kayong mga taga Masbate ay maging malakas, matatag. Na tunay nga hayo kayo kahit wala ako. No, basta kasama niyo si Kristo, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa verse 7, sapagkat tumayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Okay? No? So, well, hindi po natin pwedeng iasa ang ating mission sa unbelievers. Ang mga taong gagamitin ni Lord para maiprovide para sa ating pangangailangan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pagpapayag ng mabuting balita ay dapat manggaling sa mga anak din ng Diyos. We have our gift. No? Kasama sa gift na yan ay ang paghayo, pangangaral. Kasama rin sa gift yan ang tinatawag nating support, ability to support financially. No, meron diyan pinagpala at pinagpala yan sa layunin na matulungan ang gawain ng Panginoon. So kapatid, saan ka bahagi ng gawain natin ng ating misyon? Sabi dito mga kapatid, we ought therefore to show hospitality to such people so that we may work together for the truth. Be fellow workers for the truth. Tulungan natin sila. I-welcome natin sila. Pero kapag iba ang kanilang mensahe, pag ibang ebanghelyo ang dala nila, ang sabi po, no, sa 2 John, mga kapatid, huwag nyo silang tanggapin at huwag nyo silang batiin. Liwanag po yan. Ha? Hallelujah. Tuloy natin. Verse 8, dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kahit to malamig na tubig ay ay gagantimpalaan ng Diyos. Lalo na kung malaki ang naging bahagi natin sa misyon. Hindi man tayo kasama tayo sa panalangin, hindi man tayo kasama tayo sa pagbibigay ng suporta sa gawain at misyon ng Panginoon. Liwanag po, praise the Lord for that. Ituloy natin. Hallelujah. So, ulitin ko po mga kapatid, they accepted the fellow workers, missionaries of Christ na pumunta sa church, inasikaso nila kahit di nila kilala at pinakita nila ang kanilang pagiging tunay na Kristiyano, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya nga natutuwa si John na malaman niya na sila Gaius at ang gawain ng Panginoon ay tapat sa Diyos. Hallelujah. At inassist, tinulungan sila. Verse 9. Sumulat ako, the second part, ikalawang bahagi. Sumulat ako sa iglesia, ngunit hindi ako pinakinggan ni Diotrephes. Nang hangad ay siya ang kilan ninyong pangunahin. Ito na yung tinatawag nating internal trouble within the church. No? Talagang meron magkakaroon. Kaya sabi nga ng Panginoon, hallelujah, maging maingat tayo sa pakikitungo. Sabi ni Pablo, no, mag-isi dyan, nagsabi rin, test every spirit, itest nyo. Ngayon, dito ay ang isang karakter, si Diotrephes, na naging sakit ng ulo ng gawain ng Panginoon. Nasa halip na magpasakop,
gusto niya siya ang kilalanin. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Ito ay maaring isang leader sa gawain ng Panginoon. No, kasama nila Gayos. Pero taliwas o kabaliktaran ang ginagawa niya kumpara kila Gayos. At sabi dito, sabi ng ni Jan, pagbalik niya, pagpunta niya diyan, pagparian ko, uungkatin ko lahat ng ginawa niya. Number one, itong taong ito, ayan, ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin at hindi pa siya nasisiyahan doon, ayaw na niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating. Hinahaglagan pa niya at tinitiwalag sa iglesia mga ibig tumanggap sa mga iyon. Okay, iwanagin natin ito mga kapatid, sapagkat meron tayong pagkakataon na minsan makakarinig kayo ng salita sa akin. Mga kapatid, bilang pastor ng Jesus Our Provider, ang binabantayan ko ay ang mga masasamang espiritu at kaaway na makakasama sa inyong paglago at sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Makatitisod, no? Kahit pa matigas ang ulo niyan, kahit hindi pa lubos ang nagpapasakop sa gawain ng Panginoon, kahit hindi pa malaya ang taong yan, no? Sa ibang bisyo, kapatid, hindi yan ang delikado sa church. Hindi yan ang mga panganib na makagugulo sa atin. Ang makagugulo sa atin ay ang mga kapatiran din natin na taliwas ang kanilang ginagawa. Katulad na itong leader na ito, na sabi doon, no, nagkalat siya ng kasinungalingan at sabi nga, hindi niya tinanggap yung mga kapatid. Okay? So, ang sabi rin dito, tiniwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga yon. Minsan lang ako magsasalita kapag mayroong isang tao na hindi dapat tatanggapin sa church. No? Yan ay naganap na, so sa tanang buhay ko sa pagiging minister of the Lord sa loob ng 36 years. Tatlo lang yan. Dalawa dyan yung mga tao na ayokong umapak sa loob ng simbahan. Ito yung mga traidor. No? Ito yung mga nanghihikayat sa atin na umalis at nagkakalat ng kasinungalingan. Okay? Ito yung may mga personal motive sa gawain. So, ito yung mga tao na ang gusto nila ay pagwatak-watakin tayo. Okay? Number two. So, yan yung mga taong yan na salip na sa kabutihan, dinadala tayo sa kapamakan. Nakakita na ako ng mga taong yan, nakakita na ako sa church. Kaya nung malaman ko na ang mga taong ito na pumasok sa simbahan at may ginawang hindi tama, meron tayong mga kapatid na hinikayat nila, hindi man nila hinikayat na umalis, pero hinikayat nila na mag-ibang bansa. Pero wala naman silang kakayahan na magpadala sa ibang bansa. Ika nga, parang illegal recruiter. So, kaya ako nagalit sapagkat ginagawa nila ang transaction sa simbahan. So, nagulat ako, sa likod natin ay may mga taong naghanap ng mga manggagawa na ipapasok sa trabaho. Doon maganda yan, kapatid. Pero wala pong katiyakan yung kanilang ginagawa. Hindi legal. So, delikado yan. So, number two, no? Yung tinatawag nating mga Kristiyano na nagmamalaki. Nagmamalaki niya yung kanyang posisyon na meron siyang authority sa simbahan natin. May authority siya sa ating pastor. Tinalo niya pa ang Panginoon. Tinalo niya pa si Pablo. Tinalo niya pa si Pedro. Tinalo niya pa, no? Na parang ang lakas sa loob niya, sabihin niya na siya ay may authority. Kahit anong simbahan, kaya niya pasukin. No. Amen. Layuan niyo ang taong ito. Nakakatakot to. Okay, pinagmamalaki niya ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang narating. Mag-ingat tayo. And number three, kapag meron po mga kapatid na umalis sa atin, no, nang walang, yung hindi maayos o maliwanag ang dahilan, iniiwas po namin kayo. Hello. Hindi po,
hindi po namin sinasabi na siya ay masama. Ang problema kasi, hindi namin alam kung bakit bigla siyang umalis, bakit bigla siyang tumiwalag sa ating gawain. Wala pong paalam o walang pagpapaliwanag. So, kung di natin alam yung kanyang motibo at dahilan ng pag-alis sa atin, hindi namin pwede siyang bigyan ng karapatan. No, oo, kapatid pa rin natin siya. Kaya nga niya sa Masbate, kapag may dumating na kapatid, no, tanggapin niyo. Sabi ko, pa-stayin niyo dyan sa mission house. At pagkatapos, anong gagawin? Asikasuhin niyo. Pero huwag niyong bigyan ng pagkakataon na tumayo sa pulpito. So, hindi po natin binabawalan sila ng mangaral. Hindi po natin sila binabawalan. Kaya lang, tinalikuran nila tayo at nagpahayag sila na hindi tayo ang gusto nila makasama. Hanggat hindi siya nagpapaliwanag kung ano talaga ang motibo niya at ano ang dahilan niya, ay hindi natin pwede ipagtatiwala ang sino man sa inyo na makarinig mula sa kanya o sa sino mang katulad niya. Kaya kapatid, hallelujah. Ang sabi po dito sa John 1:11, "Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good." Pinag-iisa nga ni Kristo. Iniiwan naman tayo, tinatalikuran tayo. Bakit ganun, no? Nagkakaroon ng bahabahagi, no? Gusto nila, sila lang. So kapatid, mag-isip tayo. Gayahin niyo mabuti. No, naniniwala ako, sabi nga ng John chapter 10, mga kapatid, ang pastol, sabi nga ng Panginoon, ay dumadaan sa pintuan. Ang magnanakaw ay dumadaan sa pader. Okay? So, at ikalawa, nare-recognize, nakikilala ng tupa ang boses, tinig ng pastol. Pero yung sa magnanakaw na ito ay hindi. So, hindi, sabi nga natin mga kapatid, kung kaliwas sa salita ng Diyos ang kanyang ginagawa, salip na magkaisa, magmahalan tayo, eh, tatalikuran tayo. Teka, hindi pa pwede yun. How can he be a good leader if he hate his brother? No, kung galit siya sa kapatid, ayaw niya makasama ang mga kapatid na ito, paano mo sasabing Kristiyano siya? Yan po ang nabasa natin sa mga sulat ni Juan. Hallelujah. Sabi dito, "Beloved, do not imitate what is evil, but imitate what is good." Kaya nga, nung nangyaring yan, yung problema sa internal leadership ng church, ito ang naging advice ni Juan. No? "The one who does good is of God, he who does evil has not seen God." Maliwanag po yan, mga kapatid. Pero do not treat these people, no, na unbeliever. Maaring nalingat lang o nawalan lang ng kaalaman, karunungan. But I tell you, pagdating ng oras at ginising sila muli ng Panginoon, uli natin makakatuwang. Wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ang nag-iingat sa iglesyang ito at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. Mag-ingat lang tayo sapagkat sinabi nga ng Bible, within the church, makakasama rin natin dati ang magpokos ng trouble sa gawain ng Panginoon. Verse 11, "Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos." Verse 12, "Mabuti ang patotoo ng lahat tungkol kay Demetrio, at ang katotohanan ay nagpapatotoo rin ng ganyan. Yan din ang aming patotoo, at alam mong totoo ang sinasabi namin." Verse 13, "Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi na sa sulat, face to face." Hindi lang online, face to face, no? Kapatid, masarap mag-online, pero mas masarap yung nasa isang lugar tayo, sa harap ng Diyos. Hallelujah. Kung di man sa ngayon, be sure sa hinaharap. Kung meron kang kakayahan na dumalo sa gawain ng Panginoon, makiisa at magkaisa tayo, gawin mo yan kapatid sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Verse 14, "Inaasahan ko makikita tayo at magkakausap sa lalong madaling panahon."
In some manuscript, itong talatang 15 ay hindi nakikita, no? Sa mga ibang manuscript, no? Mga kasulatan o yung record. But sabi nga natin, ilagay natin. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan din eh. Ikumusta mo rin ako sa ating mga kaibigan dyan sa bawat isa sa kanila. Hallelujah. Praise God. Number one, ulitin ko, tinuro sa atin sa unang sulat ni Juan ang ating fellowship with God. No, ang ating pakikipagtipan ay sa Diyos at hindi sa sinuman. Kalawa, tinuruan tayo ni Juan kung paano harapin ang ating mga kalaban by protecting our church, our fellowship. And number three, in dealing with internal problems sa mga matitigas na ulo na ayaw magpasakop na leader, kapag taliwas na ang kanilang ginagawa, no, kapatid, eh sabi dito, titiwalag siya. Kapatid, sa ating gawain, hindi tayo nagtitiwalag ng sino mang kapatiran. Wala pa tayong tinitiwalag ever since. Meron tayo mga tao na iiwasan, no, para hindi maging masamang impluensya sa ating mga kapatid. Okay? Hindi tayo naghahanap ng trouble. Ito ang mga nagkakos ng trouble. Nagagamit sila ng kaaway sa gawain ng Panginoon. So brothers and sisters, check natin. Sino ba ang ayaw sa prayer meeting? Sino ba ang ayaw sa ating Sunday service? Sino bang ayaw sa mga gawain, Bible study and devotion? Siya lang naman ang ayaw eh, ang diablo. Okay? But brothers and sisters, kung ang iyong damdamin patungkol sa Diyos, sa kanyang salita at sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan, ay kabaliktaran. Kapatid, kanino ka ba? Hallelujah. Mahal ka namin, mahal ka ng Panginoon, at nais ka ng Panginoon na maligtas. Kaya maging tapat tayo, magkaisa tayo kay Kristo. Mga kapatid, magandang umaga. Pagpalain tayo, magkita-kita tayo sa iba natin, mga kapatid. Magkita-kita tayo bago mag-alas 6. Magdala kayo ng baon, damay nyo na ako, damay nyo na mga kapatid. Magdala kayo ng regalo at magbigay tayo ng karangalan at kapurihan sa pamagitan ng isang wagas sa pagsamba at pagpupuri. Pagbibigay ng karangalan at pasasalamat at patuloy na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Magandang umaga, pagpalain kayo ng Diyos. Sa Diyos lamang ang papuri.